Hello everyone! Welcome po once again sa atin pong Bible Study Online. Of course, this is Solution with me and my name is Laverne Duhot. Maraming salamat po once again for joining me tonight. Isa na naman pong napakagandang pagkakataon para tayo po isama-sama mag-aral, matuto kahit man lang sa loob ng maraming minuto. And of course, gusto ko muna batiin po lahat na ating mga kababayan. Saman po kayong panig ng daigdig naroroon. Gaya po ni Sister Norma Vitales. Of course, lagi po natin siyang kasama every Tuesday. Mula pa sa Hong Kong, binabati rin po natin ang ating mga kaibigan sa ating mga at mga kababayan sa Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Kagaya po ni Brother Willie Wilson, Tiongson Ligo. Maraming salamat po. And of course, mga kababayan natin sa buong Mega Manila dahil tayo po napapanood live. Yes, we're coming to you live dito po sa aming munting studio. Ito po yung aming home studio at naisin po namin na kayo po yung makasama namin. At tayo po yung sama-sama mag-aaral. Dito po yan sa ating programa kung saan ay hatid ay tugon sa ating bawat tanong. And of course, kung kayo po ay first time na napadako sa ating programa, pakilagay po sa ating comment section, hashtag first time or hashtag first timer dahil gusto po namin kayo makilala ng lubusan. At malaman po namin kung sino po ang naging dahilan para kayo po yung makasama namin sa ating Bible Study Online. So, thank you po in advance. At kayo po ay kasama namin. At finally, marahil ay pumayag dahil po sa invitation ang inyong mga kaibigan. And of course, kung kayo po ay nanonood via our YouTube channel and dito po sa Facebook Live, please don't forget to LFSS. Ano yung LFSS? It's like, follow, share, and subscribe. And of course, kung kayo po nanonood sa ating YouTube channel, please don't forget to hit the notification bell so that you won't miss an episode. Dahil ang ganda po ng pag-uusapan natin tonight at alamin po natin na ito po yung question natin for tonight. Paano nakapasok sa langit ang mga Old Testament saints? Ano sa palagay po ninyo? So gusto naming mabasa ang inyong mga tugon sa ating tanong. Paano nakapasok ang mga Old Testament saints sa langit? Now, ang atin pong episode for tonight, how were people saved in the Old Testament? But before we move on sa ating mga pag-uusapan, gusto ko munang batiin po lahat ng ating mga kaibigan. Of course, nandiyan si Brother Arnel Mapala. Blessed evening din po sa inyo, kaibigan. Thank you po sa inyo. Of course, si Sister Maylene de la Cruz Gale. At sa atin po mga kaibigan kasama sa ngayon. And bago ko nga pala ituloy po yung aking mga pagbati, kung kayo po yung naghahanap ng church at malapit sa Las Piñas, please get in touch with us. Nais po namin kayo makasama every Sunday at 9:30 in the morning. At maaari po kayong mag-text para malaman po yung ating complete address. Kung kayo po ay karating po ng Las Piñas, marahil kayo po itiga Paranaque, sa saan pa ba? Cavite, sa Baclaran. Well, join us every Sunday at 9:30 in the morning. Just get in touch with us, 0998-581-7212. At kung kayo naman po ay nasa Caloocan, o mga karatig lugar ng Caloocan, Valenzuela, Caruhatan, Quezon City, Avenida, Navotas, saan pa ba? Sa Malabon, Bulacan, pwede rin. Nandiyan po, makakapiling natin every Sunday at 3 in the afternoon atin po mga lead pastors na ating Solution Grace Church sa Caloocan. At we welcome po kayo. Masaya po yung i-welcome nila Pastor Martin at saka si Pastora Berna Acha. Sila po yung mag-asawa atin pong lead pastors sa Caloocan. Kasama po, of course, na ating mga new gen pastors na sina Pastor Jerome at saka si Pastora Rems Fernandez. So gusto po namin kayo makasama every Sunday. Of course, yan po ang SGC Caloocan. So kung gusto niyo po malaman yung eksaktong address, please get in touch with us. Text us or call us via 0998-581-7212. And of course, gusto natin batiin. As always, salamat kay Pastora Berna. Kasama po natin sila ngayong gabing ito. And of course, mula po sa aming pamilya, we would like to thank yung ating mga SGC leaders dahil kami po ay sa pangunan nila Pastora Berna at saka Pastor Martin, kami po ay na-treat na naman. Ang napakaganda po ng aming kwentuhan last Sunday evening until Monday morning, dahil inumaga po kami dahil pinag-usapan namin ang kabutihan ng Panginoon sa amin pong ministeryo sa SGC Caloocan. So thank you Pastora Berna and of course Pastor Martin at sila Kuya Eugene, sila Ate Pe Barcelo, sila Badriano at Doktora Irene
watching. Maraming maraming salamat po sa inyo. And of course, binabati natin sina Sister Tess Donella Stanislao, nandyan din po sina Sister Edna Magalong. Maraming salamat po sa inyong support po sa gawain natin dito sa Ministeryo po ng Solution with Laverne Ducot. And of course, si Brother Ricky Villera sa Lucito, binabati rin natin si Sister Ellen na kanyang may bahay. Mga kapatid, kumusta po kayo dyan? We hope to see you soon. At tayo po ay magbalitaan lang. At namimiss na namin kayo, of course, sa ating mga kaibigan, mga kabiyaya dyan po sa The Gospel of Grace and Truth Christian Church sa Taytay, Rizal. And of course, binabati rin po natin sina Sister Andeng San Andres. And nandyan din po ba si Sister Ella? Ah, si Ella, Ella pala ito. Si Bebe, Bebe, kumusta? Paramdam ka naman. Please, punta ka sa church every Sunday at 9:30. So, miss ka na namin. Gusto ko namin makasama sa ating on-site worship celebration. And of course, na-miss natin last Sunday si Ate Lynn at saka si Daddy, yung kanyang Daddy, dahil medyo may problema raw. Medyo meron silang konting tama ba yun? Nagkaroon kayo ng sinat. Well, I pray na get well soon. At kasama rin po natin si Sister Maria Dolores Santa Ana. Thank you for joining us tonight. Si Ate Amiel Flores, salamat of course. And si Sister Anna Soros Aman Anastas, maraming maraming salamat. Blessed evening din po sa inyo. Nandyan din si Sister Carmelita Mendoza Hanoras. And si Pastor Martin, salamat. Kasama na natin si Pastor. And of course, mga kaibigan natin, sila Sister Gigi Cristobal Mendoza. Alam ko malapit na natin makilala in person si Sister Gigi Mendoza. At binabati rin natin sila Sister Maylene mula po sa Qatar. Siyempre pa, ang kanyang buong pamilya. Salamat din kila Sister Sally, kila Brother Joel. At siya nga pala, bago tayo magtuloy-tuloy, ay gusto ko rin balita po sa inyo. Malapit na po lumabas yung bagong single ng Solution Worship na Payapa. Medyo na-delay lang po kami due to an avoidable circumstances, but praise God, malapit na po namin iparinig sa inyo ang napakagandang bagong awitin po ng Solution Worship mula po sa panulat ni Ate Kai Atcha. And of course, maraming maraming salamat din kay Sister Beth De Jesus na kasama natin sa araw po ito. At sila Brother Joel and Lon Castro. At marami pang iba. Yan. So, kaibigan, thank you so much po. And going back po sa ating pag-uusapan, nais po namin malaman ang inyong tugon sa atin pong topic for tonight. How were people saved in the Old Testament? Once again, alamin po natin ang inyong tugon sa ating katanungan. Paano nakapasok sa langit ang mga Old Testament saints? Ano sa palagay mo? Simulan na po natin ang pag-aaral. Siyempre pa, dito lang yan sa inyong programa. Muli po, nagbabalik tayo dito pa rin yan sa ating programang Solution with Me, and my name is Laverne Ducot. At atin pong bibigyan po ng tugon ang ating katanungan for tonight, na paano nakapasok sa langit ang mga Old Testament saints, dahil marami pong mga kalituhan ng mga kapatiran sa ngayon. Dahil meron pong mga nagtanong sa akin last Tuesday, itong nakalipas na linggo, at akala nila yung mga Old Testament saints ay born again na or regenerated na kaagad, kasi nga po sila po ay nanampalataya kay Yahweh, at syempre ay tinuturing ng mga santo. Pero sila po ay paano po sila naligtas? Yan po ang maganda nating pag-uusapan sa araw na ito. So sa Tagalog, paano po nakapasok sa langit ang mga Old Testament saints? Ano sa tingin ninyo? So ibig sabihin, pag nakapasok sa langit, ibig sabihin paano po sila naligtas? So ang atin pong episode title ay How Were Old Testament Saints Saved? So how were people in the Old Testament got saved? So, yun po yung ating episode for tonight. So, maraming salamat po sa inyong mga kaibigan natin na nagbigay po ng patutuon na sila daw po inabuksan sa ating mga pinag-usapan, na ituwid po yung kanilang mga maling kaisipan, at syempre, napunan po ng tamang tugon ang kanilang mga tanong. At sa mga narinito, ay naibsan na rin po yung kanilang kalituhan at mga pagdududa. At maraming maraming salamat din po sa inyo, dahil kayo po ay bukas pusong nagtatanong at nagpapahayag na inyong pasasalamat sa Panginoon gamit po ang ating programa. Ito nga po ang Solution with Laverne Ducot. At ngayon pong araw pong ito ay pag-usapan natin at alamin natin ano po yung pamamaraan kung paano po naligtas ang mga Old Testament saints. So pag-usapan natin at alamin po natin. Well, the truth is, sagutin na po natin kaagad.
There is only one way of salvation. Yung kaligtasan po hindi po nagbabago noon hanggang sa panahon po natin sa ngayon. So once again, isa lamang po ang pamamaraan ng Diyos para ang tao po ay maligtas. Because the truth is, tayo po ay naligtas, and that is by grace alone, by faith alone, and in Christ alone. Amen. Ito po ay pinapatotohanan sa atin, of course, ng Ephesians chapter 2, verses 8 to 9. Basahin po natin. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Verse 9, not of works, lest anyone should boast. So there is only one salvation, and that is by grace alone, through faith alone, and of course, in Christ alone. So hindi po pwedeng magbago po yun. Kasi hindi po pwedeng magkaroon ng sistema ang lumang kasunduan na meron silang pamamaraan kung paano sila ma-saved. And now, a different way to be saved in the new covenant. Kasi kung tatanggapin po natin ito, that would be two different gospels. Hindi po pwede ito according to Galatians chapter 1 verses 8 to 9. At ang magtuturo po ng mga ganitong pagtuturo ay tatanggap po ng double curse or double anathema. Ayaw po ng Diyos yun. And of course, wala pong pamamaraan na ma-save ang mga Hudyo, and now a different way for the Gentiles to be saved. So again, kung ganito pang pinapaniwalaan po natin, that would be two roads leading to heaven. Naku, hindi po pwede yun. Kasi isa lamang po ang way to be saved, and that is through Jesus alone. Because sabi po ng ating Panginoon Hesukristo in John chapter 14 verse 6, I am the way. Take note of the word the. It's a definite article. Ibig sabihin, wala na iba pang pamamaraan. Wala na iba pang pamamagitan. Kaya sabi ni Jesus in this verse, I am the way. Definite article po yung T-H-E doon. The way. The truth and the life. No one comes to the Father except through me. So ibig sabihin, hindi po pwedeng sabihin natin na isa si Jesus sa mga pamamaraan para tayo po'y maligtas. No, no. Hindi po pwede mangyari yon. Sinasabi ng maraming tao, maraming pamamaraan para maligtas ang tao. No, no. Once again, John 14:6, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life, and the life. No one, linaw po nun ha, comes to the Father except through me. So para maligtas po at makarating ang tao po sa langit, o sa kaharian po ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, kailangan po talagang one must be born again. Wala pong makakaakyat sa langit o makakakita na kaharian ng langit. Sabi ng John 3, verse 3, you must be born again. Kaya po sinusugan po ito ng Panginoon in verse 7 naman. This time, still with John chapter 3. Basahin po natin. Do not marvel that I said to you, you must be born again. Now, ang pagiging born again po, o yung pong salitang, mga salitang ito, born again, it's not an organization. Hindi po ito relihiyon na dapat po natin magpasanib o sumanib o sumali. Hindi po. Ang pagiging born again po, it's an experience. Ito po'y karanasan. Ito po ang tawag ng Panginoon kung saan ikaw ay tutugon sa paanyaya ng Diyos na tanggapin at kilalanin at ipahayag ng iyong mga labi na si Jesus ang iyong Panginoon at maniwala sa iyong mga puso na siya po ay binuhay ng Diyos mula sa kamatayan. Amen and amen. So ito po ay pagtugon. At kapag kayo po ay tumugon sa paanyaya ng Diyos dahil bilang tao, nung tayo po ay pinanganak, lahat po ng tao yun na ipinanganak ay ipinanganak taglay po at yung kanyang mina ng kasalanan mula kay Adan. Kaya po ang tao po ay makasalanan sa kanyang kalikasan. Dahil po sa muli po, mina na niya kasalanan ni Adan. Romans chapter 5 verse 12. Now, paano po tayo maboborn again? Hindi po sa ating flesh kasi minsan lamang po tayo ipinanganak. Pero yung ipinanganak na muli, ito po yung kapanganakan sa Espiritu. Dahil po bilang mga makasalanan, nung tayo po ay sinilang, taglay po natin ang makasalanang kalikasan. So, ibig sabihin, dahil po sa pagkakasala ni Adan, minana din po natin ang kamatayan sa ating mga espiritu. Ibig sabihin, nawala na po yung kaugnayan natin sa Diyos. Patay ang ating espiritu. Pero buti na lang, sa paanyaya ng Diyos, kagaya mo at kagaya ko, tayo po ay tumalima, tinanggap natin si Jesus, ipinahayag na ating mga labi na siya po ay Panginoon at naniwala sa ating mga puso na siya po ay nabuhay na maguli. Kaya naman, naranasan na po natin, ibig sabihin, nagkaroon na po ng revival, minsan po ito, na naganap po sa ating buhay. Na kung saan ang tawag po dito ng mga theologians ay regeneration. It's an act of God where a spiritually dead person, like you and me before, kung tayo po ay makasalanan pa,
where a spiritually dead person is made alive in Christ through the Holy Spirit. So dito na po nangyayari yung born again experience, na kung saan ang banal na Espiritu ng Diyos ay nananahan na at mamamalagi na sa ating mga born again spirit. So buhay na po ito, revived na. So no need for you to be revived again. Once na lang po ito, revived na po. Nagkaroon na po ng kapanganakan maguli ang ating mga dating patay na spirito. So buhay na po ito. So ito po ibig sabihin ng born again experience. Kasi akala po na maraming mga mananampalataya, kasi kung alam ko kung meron po nanonood sa ngayon, akala po nila yung mga Old Testament saints na born again na po sila noong mga panahong yun. Would you believe even po yung mga disipulo, before the cross, hindi pa po sila born again. Even po si Peter, even si John. Kaya po si Judas, hindi po siya born again, hindi po siya ligtas because siya po ay nagpakamatay before the cross. So wala pa po mga rebirth na nangyari noon, wala pang regeneration because hindi pa nangyayari ang krus. Pero nung pagkalipas po ng krus, ibig sabihin ng isinakatuparan po ng Panginoong Jesus ang kanyang kamatayan, which is of course yun po yung pakay at kalooban ng Diyos Ama na siya po ay ipinanganak, magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo, nang sa gayon sa pamagitan po ng kanyang dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo ay maisa katuparan na po yung tinatawag na kaligtasan o kapatawaran ng ating mga kasalanan. At the same time, dun na rin po na itatag ang tinatawag na bagong kasunduan ng purong biyaya ng Diyos. Hebrews 9:16-17. So dun lamang po nangyari ang sa katubusan sa krus ng Kalbaryo nang nabubo ang dugo na ating mahal na Panginoong Jesus. At ang sino mang tao, gaya po ng mga disipulo, na nampalataya kay Jesus at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, dun po sila na born again. Nagkaroon po ng tinatawag na regeneration or rebirth. Born again, pares pong salita po yun. O naipanganak na muli. So doon lamang po nangyari yun. Kaya po minarapat po ng Diyos na ilaan sa atin ang kanyang bugtong na anak dahil hindi po tayo pwede iligtas ng kautusan ni Moises. Kaya po ang turing ng Diyos sa bagong kasunduan ng biyaya, ito po ay mabuting balita ng Ebanghelyo. So I pray na nasusundan niyo po yung ating mga pinag-uusapan. So nang maisakatuparan po ng Panginoong Jesus ang kanyang kamatayan sa krus, doon pa lamang po nagkaroon ng tinatawag na regeneration sa mga taong nanampalataya sa kanya at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Gaya po ng mga tao o yung mga Old Testament saints, naranasan din po nila ito para sila man din po ay malasap po nila yung pangakong buhay na wala hanggan sa kanila sa pamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Hebrews 9:15. Basahin naman po natin this time. And for this reason, He is the mediator of the new covenant by means of death, for the redemption of the transgressions under the first covenant. So yung first covenant dito referring to the old law-keeping covenant, that those who are called may receive the promise of the eternal inheritance. So, hindi po nagbabago ang pamamagitan po ng Diyos para ang mga tao po ay maligtas. Because there is only one salvation. Kahit po panahon pa ng lumang tipan, kailangan po nilang hintayin at nahintay po nila ang pagdating ng Messiah. Of course, in the person of Jesus Christ, the Son of God. Amen and amen. So, balikan po natin ang kasaysayan para maintindihan po natin na kung saan ba talaga pupunta lover ang mga taong namamatay. Lalo tingin itong mga panahon na sila po inasa ilalim ng lumang kasunduan ng kautusan. During the time of Jesus and before, meron pong lugar na kung tawagin po sa wikang Hebreo ay Sheol. Kung nababasa niyo po ito sa Biblia. Sa wikang Griego naman, ito po ay Hades. Before, I used to call this Hades. Alam ko ano yung Hades, eh, no? Pero ito po ay Hades sa wikang Griego. Now, what is Sheol? It's a Hebrew word, and Hades, it's a Greek word for, ito po ay place or terminal for the departed spirits. Yung mga patay po dito pumupunta. And when Jesus died, siya po ay bumaba, He descended dito sa Sheol or sa Hades. Now, aalamin natin bakit. So, dito muna tayo. Acts 2:31. He, foreseeing this, spoke concerning the resurrection of the Christ, that His soul was not left in Hades,
nor did his flesh see corruption. Meron pa mga nagtuturo na bumaba daw po ang Panginoong Jesus dito sa Sheol or sa Hades para bugbugin at pahirapan pa ng mga demonyo. That is not true. Hindi po pwedeng gawin ng mga demonyo sa kanya yon. Ang paghihirap po ng Panginoon, sapat na po at naisakatuparan na niya sa krus ng Kalbaryo. So kung meron po kayo napapakinggan na mga ganong teaching, hindi po totoo yun at binasa po natin in Acts chapter 2:31. Sundan pa po natin in Ephesians 4 verses 9 to 10. Now this, he ascended, what does it mean? But that he also first descended into the lower parts of the earth. Verse 10, he who descended is also the one who ascended far above all the heavens that he might fill all things. Now, this is the question. Bakit po kinailangan pa ng Panginoong Jesus na pumunta sa Sheol? Once again, Sheol is a Hebrew word for Hades. Sa Hades naman ay Greek word. It's a place or terminal for the departed spirits. Dito po tumutungo noong mga panahong yon ang mga taong nangamamatay. Now, bakit po kinailangan ng Panginoon na pumunta sa Sheol? Why Jesus had to go to Sheol? This is the answer. To get all the dead saints, ito yung mga Old Testament saints, who were waiting for Him as their Messiah to come. Now, that is the answer. So, nandun po yung mga Old Testament saints na nangamatay na. Now, para po maintindihan natin, bakit sila nandoon? Wala pa sila sa langit in those days. Amen. So, dito tayo ha. Because in the Old Law-Keeping Covenant, for your information, the blood of bulls and goats only provides temporal redemption. Yung kanila pong pagsasagawa po ng pagtatakip ng kasalanan using animal blood as sacrifice para po pagtakpan yung kanilang mga kasalanan. We could call it promissory note, so to speak, for the saints in those days. Para takpan lamang po yung kanilang mga kasalanan for how long? For 12 months. So ginagawa po ito ng mga Israelita sa ilalim po ng lumang kasunduan ng kautusan. But when Jesus died on the cross, He went to Sheol. Bakit? Sa Sheol po kasi, nandun din po yung tinatawag na paradise. Also known, nandun din po yung Abraham's bosom. Para encash na po yung kanilang mga promissory note. Or para yung blood po kasi ng Panginoong Heso Kristo ay karapat dapat na because Jesus' blood provided eternal redemption. So ibig sabihin, hindi na po yung mga Old Testament saints, marapat na po sila na dalhin ng Panginoon sa langit. At hindi na po sila kailangan manatili po doon sa tinatawag na paradise or doon sa Sheol or Hades. Because yung Sheol or Hades, it has two compartments. Yung isang part po nito. Halimbawa, ito po yung Hades. Dalawa pong compartment po iyan. Yung isa ay paradise or also known as Abraham's bosom. Yung kabila naman, hell. Kung saan nandun po yung mga unrighteous, yung mga taong hindi po naniwala kay Yahweh, hindi mga nanampalataya kay Yahweh. Pero ito po mga Old Testament saints, sila po for some time na natili po sila doon po sa tinatawag na paradise or Abraham's bosom. At inaantabayanan po nila na maisakatuparan po ang pangako ng Diyos sa isusugo niya at isinugo na nga po niya ang kanyang bugtong na anak bilang kanyang kordero na meron pong kapangyarihan ng kanyang dugo para wakasan na po ang kasalanan ng sinumang manampalataya sa kanya once and for all. Now, gaano po katagal o yung gaano po kamakapangyarihan ng dugo ng Panginoon? Kung ang dugo po ng mga bulls and goats in the Old Law-Keeping Covenant ay nagtatakip lamang po ng kasalanan for 12 months, this is powerful. Ang dugo po ng Panginoong Jesus, hindi po siya nagtakip, kundi nagalis po ng kasalanan ng sinumang nanampalataya sa kanya. Now, the question is for how long? Forever. Wow! That it's good news. Now, nung namatay po ang Panginoong Heso Kristo, bumaba po siya sa Sheol para i-cash in na po yung promissory note kasi pwede na pong bayaran ng kanyang dugo. Kasi nga po, yung kanyang dugo provided an eternal redemption. So let's go back to Hebrews 9:15. And for this reason, He is the mediator of the new covenant by means of death for the redemption of the transgressions under the first covenant that those who are the called those who are called may receive the promise of eternal inheritance. At ito po ang dahilan bakit po pumunta ang Panginoong Jesus sa Hades para sunduin po yung mga Old Testament saints. Dahil marapat na po silang dalhin ng Panginoon sa kalangitan kasama niya. Bakit? Naibayad na po. Nabubo na ang dugo ng Panginoon, ang kanyang makapangyarihang dugo sa krus ng Kalbaryo. Ito po yung matagal nang hinihintay ng mga tao, mga Old Testament saints, doon
sa paraiso. Acts chapter 2 verse 24 and Ephesians 4 verse 9. Hindi na po natin babalikan ng mga talatang ito na binasa natin kanina. Now, para lubusan po nating maunawaan kung saan nga ba na natila mga naunang namatay. Kasi para po hindi tayo gumagawa ng sariling kwento. Meron pong kasaysayan sa Biblia na kung saan ito po ay inilahad ng Panginoong Jesus mismo at mababasa po natin ito sa Luke chapter 16 verses 22 until 26. Now, sa ibang mananampalataya, akala po nila ang kasaysayan po ni Lazaro at saka ng mayamang namatay po dito ay isa lamang pong talinhaga o parable or katang-isip ng Panginoon. Hindi po. Kapag ang Panginoon po nagsasabi na there is a certain person, babanggitin po niya yung pangalan, ibig sabihin, ito po ay true account that happened in the Bible. Nangyari po ito. Hindi po ito talinhaga o katang-isip ng Panginoon. So, para lubusan po natin malaman, saan nga ba talaga pumupunta yung mga taong nangamamatay sa panahon po before the cross? Okay, para maintindihan po natin. At ito po ay mababasa natin kung saan na, ay ang mga tauhan po dito, yung mayaman, of course, si Lazarus at ang amang Abraham. So, let's start with verse 22 ng Luke chapter 16 until 26 po tayo. So, it was that the beggar died. Si Lazarus po ito and was carried by the angels to Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And being in torments in Hades, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off and Lazarus in his bosom. Then, verse 24, the rich man cried and said, Father Abraham, have mercy on me and send Lazarus. Isipin mo ha, itong mayaman na itong mindset niya, mahilig mag-utos, inuutusan pa niya sa Abraham. And send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that in your lifetime you received your good things and likewise Lazarus evil things, but now he is comforted and you are tormented. And verse 26, and besides all this, between us and you, there is a great gulf fixed. Meron daw pong bangin na naghihiwalay sa kanila. So that those who want to pass from here to you cannot, nor can those from there pass to us. So hindi po pwede mangyari hinihingi o hinihiling ng mayaman na inuutusan niya si Abraham, na utusan si Lazarus, na idip yung kanyang finger para kahit paano ay matubigan man lang yung kanyang labi o yung kanyang dila dahil sobrang init ng kanyang kinalalagyan. So, para po sa ating kabatiran, ang Sheol po, once again, ang Hades po, it's a place or terminal for the departed spirits. And during the time of Jesus and before, kaya ako po nasabi because iba na po ngayon. Sa panahon po noon, sa panahon ni Jesus and before, ang Hades po o Sheol, sa wikang Hebreo, ito po ay divided into two compartments. Yung kabila ay hell, kung saan ay nabasa po natin, doon po napunta yung mayaman. At yung paraiso naman, na kung saan nandun din po yung Abraham's bosom, doon po dinala itong si Lazarus. At makita natin, nandun din po kasama niya sila David, sila Jeremiah, at iba pang mga Old Testament saints. Luke 16 verse 22 bilang patunay na meron pong two compartments ng Hades or Sheol. Basahin po natin. So it was that the beggar died, si Lazarus po ito, and was carried by the angels to Abraham's bosom. And the other naman po ay yung tinawag nga nating hell, kung saan ay dinala po dun yung rich man. Kung saan nagduruso po sa uhaw dahil sa sobrang init ng kanyang kinalalagyan. So dito tayo sa Luke 16 verses 22b until 23. The rich man also died and was buried, and being in torments in Hades, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off and Lazarus in his bosom. Now, ang question ng ibang tao, bakit gano'n? Nagkakakitaan sila sa isa't isa. Bakit nakikita ng rich man sina Lazarus at saka si Abraham? Now, this is the answer because parehas nga po silang nasa Sheol or nasa Hades. Ang kaibahan lang, of course, once again, ito po ay divided into two compartments. Ang kaibahan po, yung rich man nasa hell. Itong sila Lazarus at saka si Abraham nasa paradise, also known as Abraham's bosom. Kaya po nakikita sila. Ang naghahati lamang po sa kanila, yung Great Gulf. Meron pong nakafix doon na bangin or chasm in other version. So may malaking bangin po na naghihiwalay sa kanila. Kaya hindi po pwede mangyari yung request nung ano o yung utos nung mayaman
na utusan ni Amang Abraham si Lazarus na i-dip yung tip ng kanyang finger para maibsan po yung uhaw niya sa kanyang kinalalagyan. Kasi hindi sila pwedeng magpalit ng kanilang mga locations. Luke 16:24-26, "Then he cried and said, 'Father Abraham, have mercy on me and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame.' But Abraham said, 'Son, remember that in your lifetime you received your good things and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted and you are tormented.'" Now, this is dito na tayo sa verse 26. "And besides all this, between us and you, there is a great gulf fixed, so that those who want to pass from here to you cannot, nor can those from there pass to us." So, hindi po talaga pwedeng magpalitan po sila ng lokasyon. So, may mga nagtatanong, alam ko, before ito tinanong sa akin na, maalala daw ba ng mga namatay yung kanilang mga kamag-anak at makikilala pa nila? Well, opo, malinaw na malinaw kasi dito na, nakita natin at nabasa natin, kilala pa rin po nung rich man yung kanyang mga kamag-anak. As a matter of fact, ay nakikiusap siya kay Abraham na magpadala ng mga emisaryo para hindi niya makasama yung kanyang mga kamag-anak sa kanyang kinalalagyan sa hell. So, pwede po, kilala pa rin natin yung ating mga kamag-anak kapag ang isang tao po ay nasa kabilang buhay na. So, balikan po natin yung tanong natin kanina. So, paano po, bakit po kinakailangang bumalik ng Panginoon, hindi bumalik, bumaba ng Panginoon sa Hades or sa Sheol? Ano yung kanyang dahilan? Well, this is the answer to this question, why Jesus had to go to Sheol. To get all the dead saints, yung mga Old Testament saints, who were waiting for Him as their Messiah to come. Hebrews 9:15, once again, "And for this reason, He is the mediator of the new covenant by means of death for the redemption of the transgressions under the first covenant, that those who were called may receive the promise of the inheritance or eternal inheritance." So, ang magandang tanong po, meron pa bang paraiso sa panahon natin sa ngayon? Well, wala na po. Jesus emptied it already. Kasi lahat po ng mga Old Testament saints na sa kanya naghihintay doon, wala na. Lahat po sila ay sinama na niya sa langit. Dapat na po silang isama sa langit because they were redeemed by the blood of Jesus Christ. Makapangyarihan po. Kasi po yung mga, once again, yung mga dugo po ng mga bulls and goats under the old law-keeping covenant, those blood provided only temporal redemption. While Jesus' blood provided eternal redemption, ganun po makapangyarihan ng dugo na ating Panginoon Hesukristo. And that's why inempty na po ng Panginoon ang paradise. Wala na pong paradise. Wala na pong Abraham's bosom. And those Old Testament saints were taken to heaven by Jesus on His resurrection, on the basis of His finished work on the cross. Wow! Kaya po, dito po sa ating programa, lagi natin nababanggit yung finished work of Jesus on the cross. Kasi po, napaka makapangyarihan. Now, sa mga nagtatanong, sa mga interesado, kasi tinanong nyo kanina sa akin na nag-exist pa ba ang paradise? Hindi na po. Emptied na po ito sa ilalim, sa Sheol. Wala na pong paradise doon. Ang tanong, nag-exist pa ba ang impyerno? Sa mga interesado, well, sana hindi po kayo yon, ha? Ang sagot po dito, may impyerno pa rin po sa panahon natin sa ngayon. At ito po ay mas madalas po, mas maraming pagkakataon na binanggit sa Biblia, would you believe, kaysa po sa langit. Now, ang masakit pa dito, lalo pang lumalaki at lumalawak ang impyerno sa pagdaan ng panahon. So, ibig sabihin, nakakalungkot na isipin, lumalawak ang impyerno, ibig sabihin, mas maraming pumupunta po doon. Nabasahin po natin ang patutuo dito at patunay. Isaiah chapter 5, verse 14. "Therefore, Sheol has enlarged itself and opened its mouth beyond measure." Nakakalungkot po ito, no? "Their glory and their multitude and their pomp, and he who is jubilant shall descend into it." So, hindi po ang Diyos ang naglalagay po sa tao sa impyerno. Ang tao po naglalagay sa kanya doon. Kapag siya po ay tinatanggihan niya ang mayamang paaniyaya sa kanya ng Diyos. So, muli po, nang maisa katuparan po ng Panginoong Hesus ang kalooban at pahay ng kanyang Ama sa langit na siya po isilang. Of course, nangyari po ito. Kaya po tayo nagsiselebrate ng Pasko, di po ba? Ang kalooban ng Diyos sa kanyang bugtong na anak, isilang, magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo dahil po kinakailangan pong dumanak ng dugo sa krus. Because sabi po ng Hebrews 9:22, "Without the shedding of blood, there is no remission of sins." At ang blood po na tinutukoy po dito ay yun pong dugo na ating Panginoong Hesukristo that provided an eternal redemption.
Wow, praise God. So, nung ito po ay nangyari na sa krus ng Kalbaryo, nagkaroon na po ng pagkakataon ng Panginoon para babain po sila doon sa shul. And of course, sunduin sila dahil sila po ay karapat dapat na nadalhin sa kalangitan. Because His blood, Jesus' blood, provided an eternal redemption. Amen. Once again, that's Hebrews 9:15. Hindi na po natin babasahin. So sa lumang kasunduan po ng kautusan, kung saan saklaw po, o nasa ilalim pa ang mga kagaya ni Haring David, nila Jeremiah, at ilan pa mga propeta in the Old Testament, sila po yung mga tinuturing ng mga Old Testament saints, ang kanilang pong kasalanan ay pinagtatakpan lamang po ng dugo ng mga hayop. Gaya po ng binanggit ko kanina, na meron lamang pong kapangyarihan na pagtakpan po ito ng 12 buwan o isang taon according to Hebrews chapter 10 verse 3. Samantala, nang ibinigay naman po ng Diyos ang kanyang kordero. Of course, siya po ay ang ating Panginoong Hesukristo na mababasa natin sa John chapter 1 verse 29. Alam niyo po, gaya po ng sinabi ko kanina, kaya po napakaganda ng Ebanghelyo, hindi lamang po tinakpan ng dugo na ating Panginoong Hesukristo ang kasalanan ng sino mang nanampalataya sa Kanya. Hindi po kagaya ng dugo ng Panginoong Hesukristo ang mga dugo ng hayop na ginagamit nung araw bilang sakripisyo sa ilalim po ng lumang kasunduan ng kautusan. Dahil ang atapang o ang kapangyarihan ng dugo na ating Panginoong Hesukristo ay the blood of Jesus, I should say, ay provided an eternal redemption. So, ibig sabihin, napaka makapangyarihan po ng dugo ng ating Panginoon na akala po ng ibang tao, ipinaparis po sa dugo ng mga hayop. Hindi po pwede mangyari yon. And of course, ito po ang sinasabi ng talata na ang dugo po ng Panginoon ay siya po mga tumanggap sa Panginoon ay na-wash out po lahat ng ating mga kasalanan. For how long? Hindi po pinagtakpan ha. Na-wash out. For how long? Forever. This is good news. Now, basahin po natin ang Hebrews 10 verses 12 to 14. But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of God. From henceforth, expecting till his enemies be made his footstool. For by one offering he had perfected forever them that are sanctified. Kaya po, alam nyo, sobrang nakakamangha ng Ebanghelyo. Kaya po, importante po na papag-aralan po natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen and amen. So, mga kaibigan, kaya po natin pinag-uusapan po ito dahil gusto ko po kayo po ay mamangha sa nananaganang kapahayagan ng mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo. So, isipin po natin, sadyang hindi po nagbabago ang pamamaraan ng Diyos kung paano po tayo ililigtas o iniligtas ng Diyos. Hindi po kakaiba yung sistema po sa lumang kasunduan at then iba po yung sistema o pamamaraan sa bagong kasunduan ng purong biyaya. Isang pamamaraan lamang po, there is only one way to salvation. And that is by grace alone, through faith alone, and in Christ alone. Praise God and amen. So dito po tayo bilang pagtatapos, bigyan tugon na po natin ang ating tanong. At balikan po natin ito at nang magkaroon na po tayo ng ating final solution. Paano nakapasok sa langit ang mga Old Testament saints? Ano na sa palagay mo? Ito po ay sa pamamagitan pa rin po ng Panginoong Hesukristo. Of course, sabi niya in John 14:6, basahin natin sa mabuting balita, Biblia, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sabi ni Jesus sa New King James Version, John 14:6, I am the way. Definite article. So ibig sabihin, no other way. I am the way, the truth, and the life. No one, it means no one, comes to the Father except through me. So wala pong ibang pamamaraan. It's just that, si Jesus lang. Amen. At hindi po sa pamamagitan sa pagsunod ng kautusan. Kasi kung kayo po ay papasok sa langit sa pamamagitan ng kautusan, lumalabas ang dalawa na po ang means of salvation. Once again, there is only one way for you to be saved, and that is by grace, through faith alone, and in Christ alone. Amen. So hindi po tayo pwedeng iligtas sa pamamagitan po ng ating mga gawa o sa pagsunod sa kautusan ni Moises. Sabi ng Acts chapter 13 verse 39, basahin po natin sa magandang balita Biblia. At ang lahat ng sumasampalataya sa kanya ay, yung kanya ay po dito ay kay Kristo Jesus, ay pinatawad na sa lahat ng pagkakasalang hindi na ipatawad sa inyo sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan ni Moises. So atin pong solution as we end, there is only one way of salvation and it is by grace alone, through faith alone, and in Christ alone. Ephesians chapter 2 verses 8 until 9.
So para makapasok po, at nakapasok naman talaga ang mga Old Testament saints sa kaharian ng langit, kinailangan po nilang hintayin na maiksakatuparan po ng Panginoong Jesus ang kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. At nangyari na nga po ito 2,000 taon na nakakalipas. Praise God! Sila po yung naghintay doon sa Sheol, sa paraiso, na kung saan doon din po yung tinatawag na Abraham's bosom, na kung saan doon po na natili for some time itong si Lazarus na nabasa natin kanina sa Luke chapter 16. Now, bakit po tayo sobrang pinagpala? Bakit tayo greatly blessed and highly favored? Tayo po mga nasa ilalim ng bagong kasunduan na kautusan. Dahil po sa panahon natin sa ngayon, dahil naganap na po ang kamatayan na ating Panginoon Hesus Kristo, 2,000 taon na nakakalipas, we are so blessed, greatly blessed and highly favored. Dahil sa panahon natin sa ngayon, hindi mo na kailangan maghintay pa. All you have to do, tanggapin na lamang po ang mayamang paanyaya sa atin ng Diyos. Dahil po ang ating Panginoon ngayon ay tinapos na po niya ang nakaatang na kalooban ng Diyos sa kanya. 2,000 taon na nakakalipas at siya po ay nabuhay na maguli. At siya po ngayon ay nakaupo na sa kanan ng Diyos. Amen at amen. So anong kinakailangan naman po natin gawin para kayo po ay makapasok sa langit at maligtas? All you have to do ay sumang-ayon po sa paanyaya ng Diyos. Ipahayag na ating mga labi, ibig sabihin kilalanin po natin si Jesus bilang ating Panginoon at maniwala po sa ating puso na siya po ay hindi na natiling patay bagkos siya po ay binuhay na maguli ng Diyos mula sa kamatayan. At siya nga po ngayon ay nakaupo na sa kanan ng Diyos at hindi na kailan pa man mamamatay. Siya po ay buhay na buhay magpakailanman. Kapag kayo po ay naniwala dito, nanampalataya kay Jesus, kayo po ay maliligtas din. Romans 10 verse 9. That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. Kaibigan, hindi po ba nakakatuwa po ang mga katotohanan ito? Amen and amen. So, maraming salamat po for joining me tonight. Hindi pa po tapos ang ating programa, but yung ating pong Bible study, I pray na nalinawan po kayo that really, there's only one way to be saved and that is by grace alone, through faith alone, and in Christ alone. Amen. So si Jesus pa rin po ang dahilan para tayo po ay makapasok sa kalangitan. Siya lamang po ang sabi nga po ng John 14:6. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So sa pagkakataon po ito, gusto ko pong samantalihin ang pagkakataon at panahon natin. Kung kayo po ay marahil ay pagod na sa buhay at sabi mo gusto mong makaakyat sa langit, makapiling ang Panginoon, akala natin ay maraming pamamaraan ang pag-akyat sa langit at nabuksan po ang inyong isipan, hindi pala. Isa lang ang pamamaraan because Jesus is the way. Once again, that's definite article. The truth and the life. No one comes to the Father except through me. Kaibigan, if you want to be saved right now, all you have to do, just pray this prayer with me. Buksan po natin ating mga labi. Ipahayag po natin na si Jesus ang ating Panginoon. At kalinsabi po na ating mga labi, buksan din po natin ating mga puso at paniwalaan na ang ating pong Panginoon ay namatay sa krus ng Kalbaryo alang-alang sa ating mga kasalanan. And then, after 3 days, God raised Him from the dead. Pag pinaniwalaan po natin ito, tayo po ay maliligtas. Ibig sabihin, tayo po ay makakapasok sa kaharian ng langit. So, kaibigan, just pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito. Please agree with God. Sabihin mo, O Diyos, sa ganang akin, wala po akong kapangyarihan at kakayahan na baguhin ang aking buhay. Tanging si Jesus lamang po ang siyang may kakayahan na baguhin at makapasok ako sa iyong kaharian. Jesus, tinatanggap kita at ipinapahayag na aking labi na ikaw lamang ang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Naniniwala po ako na kayo po ay namatay para sa aking mga kasalanan at makalipas ng 3 araw na buhay na maguli at mananatiling buhay. Kayo po ang aking hari, Panginoon at tagapagligtas sa aking buhay. Simula po sa araw na ito. At O Diyos, salamat po sa iyong kaloob na buhay na walang hanggan ng aking tinatanggap simula po sa ngayon. At salamat po sa katotohanan ng aking pangalan ay nakasulat na sa Aklat ng Buhay. Amen at amen. Kaibigan, kung kayo po ay nanalangin ng panalangin ito, manampalataya po kayo.
kayo po ay ligtas na. Amen and amen. At sigurado po na kayo po ay makakaakyat na sa aklat sa langit dahil nakasulat na po ang inyong pangalan sa aklat ng buhay. At syempre pa, patuloy niyo po kaming samahan every Tuesday. Mag-aral po tayo dito yan sa ating Bible Study Online. Dito po sa Solution with Laverne Ducot. Nang sa gayon, matutuhan pa po natin ang mga mayamang kapahayagan at mga kayamanan na inilaan na sa iyo ng Diyos kay Kristo Jesus. And this time, para po sa ating mga kaibigan naman, mananampalataya na, kung isa po kayo sa mga nabuksan na isipan, please give us a feedback at naintindihan na po natin that really, isa lamang po ang pamamaraan para tayo po'y maligtas. Hindi po sa pamamagitan ng kautusan ni Moises, wala pong pwede maligtas doon. Acts 13.39 And by Him and only through Him, si Jesus, those who believe, sila po mga nanampalataya sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, ay nangaligtas at napatawad sa kanilang mga kasalanan na hindi kaya pong tupdin at isa katuparan ng mga kautusan ni Moises. So mga kapatid, isa lamang po ang pamamaraan ng Diyos para ikaw ay maligtas. It's by grace alone, through faith alone, and in Christ alone. Amen and amen. So kaibigan, napakabuti po ng Diyos. At ito lamang po dapat nating ipahayag. At alam po, nananagana po ang inyong puso sa kagalahan at namamangha kayo sa kanyang salita. So I would like to pray for you. Ano man po mga agam-agam, duda, sa inyong mga puso at kayo po'y nagpapasalamat. Ito po'y unti-unti nang nasasagot na ating mga pinag-uusapan at pinag-aaralan sa ating programa. So I would like to pray for you. At kaibigan, dalayan ko rin po na maging kasangkapan po kayo, maging kaagapay po namin para maipalaganap po ang katotohanan ito na pangkaraniwan hindi po ito na ipapahayag sa maraming simbahan po sa ngayon. So let's pray. Gusto ko po kayo ipanalangin. O Diyos, salamat po sa kapatid na ito na siya pong kaagapay namin, kabalikat namin para ipahayag ang iyong salita. Nang sa gayon, marami po sa aming mga kapatiran na mga lito o may mga duda ang nabubuksan na po sa mensahe ng katotohanan. At dahil dito, Panginoon, na itutuwid po ang aming mga maling kaisipan, mga maling nakagisnan. Salamat, O Diyos. Salamat, Banal na Espiritu, dahil kami po ay binubuksan mo sa katotohanan. At dahil, Panginoon, naunawaan po namin ang mga tinapos na gawa na aming Panginoong Jesus, kami po ay naihahatid sa tamang landasin ng pag-aaral ng iyong salita. At dahil po kami po ay natututo sa iyong salita, nabubuksan ang aming kaisipan at magbibigay po ito ng masaya at makasaysayang pakiramdam sa aming kaluluwa at naipapahayag din po sa aming mga katawan. O Diyos, dalangin ko po ang mga kapatid namin nanonood sa ngayon, sila po ay maging daluyan ng iyong maayos sa pag-aaral lang sa gayon ay maipabatid pa po namin ito sa maraming mga taong kasakasama namin na may mga kalituhan sa iyong salita. Salamat Lord for this ministry, Solution with Laverne Ducot, ang aming pong Bible Study Online na patuloy mong ginagamit para mabuksan ang kaisipan ng marami po sa aming mga kapatiran sa aming sambahan. So Lord, thank you for using this ministry at patuloy po itong gamitin mo nang sa gayon mas marami pang taong mabuksan sa katotohanan. And this we pray and this we thank you. At sa iyo lamang po lahat ng papurit po sa salamat sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Yes, maraming maraming salamat kaibigan. It's 28 minutes after 8 in the evening. Ang bilis ng oras talaga. Hindi natin namamalayan. And thank you for joining me tonight. At kung kayo po ay napapagpala sa ating mga pinag-uusapan, well, ang akin pong paglalambing, please pakishare po yung ating programa. Dahil alam ko po maraming tao sa ngayon ang litong-lito talaga. Maraming mga kapatiran ang hindi sigurado. But praise God for this ministry na kung kayo po ay napapagpala, naniniwala sa ating mga pinag-aaralan, please pakishare yung ating broadcast sa inyong mga kaibigan. At kagaya po ni Sister Tess Dionela Estanislao, maraming salamat din po sa iyo. Sa sabi niya, maraming salamat po, Pastor Laverne. Muli nalilawan po ako. God be with you always as well as your loved ones. Thank you po, Sister Tess Dionela Estanislao. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-agapay po sa aming gawain. Ang layunin lamang po namin ay maipahayag ang tunay na mensahe ng Ebanghelyo at hindi po tayo maligaw sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. And of course, salamat sa mga nakasama natin. Sister Morena Lagesma Silapan, Sister Maribeth Sobrevilla, of course, Sister Sally Jeronimo Rayo. Salamat din kay Sister Andeng San Andres, Sister Beth De Jesus Sanchez, Sister Maylene De La Cruz Gale, nandiyan din si Brother Philip
Vitales, maraming salamat din kay Brother Willie Tangson Ligo, sino pa ba? Sister Carmelita Mendoza Hanoras, and of course kay Brother Andy Magalong, alam ko nasa ibang bansa po ang kapatid nito. Salamat po. At sa kanya po may bahay na si Sister Carmen Magalong. Maraming maraming salamat po. Sino pa ba? Sister Edna pala. Sorry, ano sabi ko? Carmen, sino? Si Sister Carmen, mali. Sister Edna Magalong. And of course, maraming salamat sa ating New Gen Pastor sa SGC Caloohan, si Pastor Jerome Fernandez. Salamat po for joining us tonight, Sister Rosemary Casoco. Sino pa ba? Sina Brother Robert Galon. Salamat po for being our kaagapay sa ating gawain, Sister Norma Vitales, and marami pang iba. So sa mga hindi ko po nabati, pagpasensya nyo na po at kinukulong na tayo ng oras. It's 30 minutes after 8 at tayo po ay pansamantalang magtatapos. At sa ngalan po ng aking buong family, of course with Kuya Aves, atin pong technical director, and of course kasama ko yung aking ibahay, si Mami Jo at si Ate Arian sa kabilang kwarto. At bago tayo magtapos, once again, ipinag-aanyaya ko po, abangan po ninyo ang nalalapit po na paglabas sa ating new single sa atin po ikalawang album, ang Payapa ng Solution Worship mula sa panulat ni Sister Kai. At siya, malapit na po ito na maiparinig namin sa iyo. Excited na po ako. Gandang-ganda talaga ako po. Puri po sa Panginoon. So once again, thank you for joining us. Iwan ko po sa inyo ang 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, ikaw yan. I wish above all things that you may prosper and be in health even as your soul prospers. Bye!